At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pang-apat na kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Ang Tatlong Magkakapatid, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Dumakas ang tatlong magkakapatid at kasama din nila ang kanilang ama. Ginawang malaking ibon ni Widi ang nakita nilang lumilipad na ibon para di na sila mahirapan na maglakad. Sa kabilang dako, si Wilila ay galit na galit sa tatlong magkakapatid at kinukulam ulit niya si Bedard para sumunod ito sa kanya at bumalik sa palasyo. Pero napigilan siya ng tatlo. Naghadap sila ng isang dasal para umalis ang kanilang ama, ang kulam niya ni Wilila. Napadpad ang mag-ama sa isang bahay at napagkamalang mga magdadakaw ang magkakapatid. Ngunit nadulas ang dila ni Winona at sinabing mangkukulam sila at nagulat ang babae. Ginabitan ng mahika ni Widi ang babae at biglang nagbago ang trato sa kanila. Ano? Mga mangkukulam kayo? Mga kapitbahay! May mga mangkukulam dito! Nalilimutan mo lahat ang nangyari kanina. Ang magandang loob ang ipakita mo sa amin. Nako, ang gaganda ninyo. Sige, pwede kayong tumira dito sa bahay ko. Enjoy lang ha. Gawin ninyo ang lahat ng gusto ninyo dito sa bahay ko. Walang problema. Sige, aalis na ako. At enjoy! Ang gaganda ninyo! Bumait si ate. May magic mo? Oo, may magic ni ate. Kung hindi, lagot tayo. Ikaw kasi yung bunganga mo. Lagi nadudulas. Pwede ba? Huwag na kayo magtalo. Sige na, maglinis tayo para hindi maalikabok dito at makapagpahinga tayo. Sige. Pero si ama, papano? Italin natin para sigurado na hindi siya makaalis pag kinukulam ng Wilela na yun. O sige, italin natin. Hali kayo! Naman? Bakit ako pa ang pinamalingki? Paano na? Anong gagawin ko? Kakainis kasi. Ang daming gulay. Teka, imagic ko kaya. Pero, teka, gagamitin ko ang powers ko. Di na. Paano kaya ito? Paano ba kung masarap mga gulay nila dito sa Riwa? Isip-isip. Miss, pwede bang magtanong? Anong iluluto mo? Nagtatanong ako kasi tingin ka ng tingin dyan sa gulay. Ang cute mo. Ano? Anong sabi mo? Sorry, di kita kilala at hindi ko alam yung mga sinasabi mo. Kasi ang ganda mo. Iba ang ganda mo talaga. Parang hinihila ako papalapit sa'yo. Parang may nagbubulong na. Halika, lumapit ka sa akin. Oh, ikaw. Ikaw nga. Che, di kita kilala. Ha?
Wala namang masama sa sinasabi ko. Maganda lang siya. Tapos, tumawa pagkatapos. Inirapan ako. Ano ba yan? Huwag kang susunod sa akin, ha? Lagot ka pag sumunod ka. Ay, naman. Ang suplada. Grabe. Miss, sandali. Sandali lang. Nabayaran mo na ba yung mga prutas na yan? Pwede ba na ikaw na lang magbayad nito? Miss, pero ikaw ang kumuha. Dapat ikaw ang magbayad. Kahit cute ka, di tama ang ginagawa mo. Masama yan. Bayaran mo. Halika. Teka, wait. Sandali. Ano ba? Huwag mo hilahin ang mga kamay ko. Ay, magnanakaw. May magnanakaw. Bitawan mo nga ako. Bitawan mo ako. Kung hindi, ganito gagawin ko sa'yo. Aray, masakit, aray. Ano ba yan? Sorry na, ang kulit mo kasi. Di nakatigim ka sa akin. Ikaw kasi, habol ka ng habol. Bulaga. Ay, bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Aray, ibaba mo ako. Ang baho mo. Aray, bitawan mo ako. Ang baho mo! Di kita bibitawan kasi mali ang ginawa mo. Halika, halika. Doon sa barangay hall at doon ka makipag-usap at di sa akin. Sir kayo? Ew! Kadiri ka! Binuhat mo pa ako! O, Jonas, anong problema? Ito kuya, itong babae na to. Ninakaw yung prutas dun sa palengke. Di nagbayad. Ganun ba? Sige, at hahanapin ko si Kagawad Maria para bigyan ng leksyon ang babaeng yan. Di naman akong magnanakaw, no? Lagot kang lalaki ka mamaya. Tignan natin. Ba't pa kita nakita? Wala kang kawala ngayon. Kahit maganda ka, kung mali ang ginagawa mo, di pwede sa akin yan. Siguro gusto mo ako, no? Kaya nagpapansin ka sa akin. FYI, hindi ikaw ang tipo kong lalaki na gugustuhin ko. Kapre. Felingera. Aray. Bastos! Ayan, feeling mo talaga! Di nakatikim ka? Ouch! Talaga naman, masakit yun na, aray! Papansin ka, ang tangkad-tangkad mo, pero para ka namang kapre. Para kang higante na di naliligo, ang pangit mo. Guwapo kaya ako. Aray, ang sakit mong manampala. Buti nga sa'yo, at isa pang move on ha, sisipain na kita. Ang tapang naman nito, Felingera. Felingera ang babaeng to. Bakit pa kasi nag-cross ang landas natin? Ako din naman, ayaw nga kitang makita. Diyan ka na nga. Ano ang nangyari? At saan ka pupunta? Kagawad Maria, itong babaeng matapang na ito at mapiling. Nagnakaw ito ng prutas. Di naman ako magnanakaw eh. Tumigil kang kapre ka. Aray, nanipa na naman. Oga pala, nabayaran ko na yung prutas na kinuha mo.
at sabi sa kanya na ipabaya kanya sa akin. Salamat po. Oga pala. Ano palang pangalan mo? Parang di kita nakikita dito sa barangay namin. Ha? Ako po si Willow. Kasama ko po mga kapatid ko. Kasi si tatay may sakit. At malungkot po ako ngayon. At nakatira po kami sa bahay na malapit po dito. Hay nako, paawa epic ka na naman ngayon. Para mapatawad ka. Nako, kagawad Maria. Huwag mong sabihin na magpapadala ka sa paawa epic niyan. Baka drama niya lang yan. Willow, alam mo naman na masama ang magnakaw, di ba? Pero sige, bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Mukha ka namang mabait na bata. Talaga po, salamat po. Pero bakit itong isa nakasama nyo? Nakasimangot, oh? Ewan. Salamat po talaga. At super bait po kayo. Di gaya ng isa dito na di makaintindi. Akala ko bad ang mga tao. Mababait din pala. Pero may nakita akong bad person yung katabi po natin na di makaintindi. Aha! May ibang tao ba? Kalimutan nyo na po ang sinabi ko. Salamat po. Hay nako! Uulit yan! Jonas, tumigil ka na dyan. Ha? Di na siya uulit sa ginawa niya. Bakit parang iba ang pakiramdam ko sa batang yun? Parang ang gaan ng loob ko. Parang iba. Ewan ko. Baka sadyang may mga tao na magaan ang dugo ko sa kanya. Saan nga nakita ko? Saan ko siya nakita dito? Parang mabait naman. At magandang bata. Kagawad. Mukhang malalim ang iniisip mo. Wala. Iniisip ko lang. Yung babae kanina, si Willow, parang iba ang gaan ng dugo ko sa kanya at mabait na bata. Nako, nagdadrama lang yun. Huwag kayong maniwala dun. Manluluko po yun. Jonas naman, huwag ka naman ganyan. Abay kagawad, sinampal po ako noon. Tapos, kung ano-ano ang ginawa sa akin, tinawag pa akong kapre. Hayaan mo na kasi. Totoo na ba na para kang kapre kasi ang tangkad mo? Ha? Kapre talaga ang tawag nyo? Sa akin? Ano ba yan? Pwisit talaga yung lalaking yun. Nakakainis talaga. Gagamitan ko na siya ng magic ko. Asar! Naku, hinihintay na pala ako ng aking mga ate. Magtatanong sila bakit ako natagalan. Kasi naman yung kapre na yun, siya ang may gawa. Wala nga kasi akong maibayad. Anong alam ko sa mga tao? Buti na lang mabait yung si Maria. Nakalusot ako. Ay naku, uwi na nga ako. Baka nag-gala na sila ate. Ang dami naman nito, Willow. Saan mo ito nakuha? Oo nga, mukhang namalingki talaga. Bakit? May pera ka?
Alam nyo kung anong nangyari sa akin? Diyos mio, mga ate. Maniwala kayo't sa hindi. Naku talaga. Alam nyo, may namit akong lalaki at super duper kulit at buisit. Pinahirapan niya ako. Kaya yun ang rason kaya late na akong nakauwi. Buti na lang yung kasama niya na babae na kagawad daw. Ang bait niya talaga, ate. Super duper bait. Tapos binigyan ako ng food. At libre ito. Ang bait niya. Di ba ang sabi ko sa inyo na may mga taong mababait, pangit nga lang ang ugali ng sinasabi nilang Ina Wilila. Sana ganun kabait at maganda ang real nanay natin, ate. Alam niyo siguro, dapat na natin siyang hanapin. Pero paano? Saan? Saan natin siya hanapin, ang totoong ina natin? Saan? When? Why? Paano? Paano natin malalaman kung saan siya at kung sino siya? Wala naman tayong alam sa kanya, di ba? Ah, oo nga. Ang dami pa nating inaasikaso. Tulad ng pagkain natin sa araw-araw at sa pag-aalaga natin kay Ama. Alam mo, ang swerte ko talaga at ang talino ko. Alam ko na ang aking gagawin. Ha? Anong gagawin mo, Willo? Ano? Alam ko na. Hihingi ako ng tulong dun sa babaeng mabait, yung kagawad Maria. Oo, at magpapatulong ako para magkaroon ng trabaho. Kahit ano na, kaya kakausapin ko siya. Siguro sa kabaitan nun, di na niya ako paghihindian. Oo, siya ang hihingian ko ng tulong. Maraming salamat sa inyo, Kagawad Maria, kasi malaking tulong ninyo at itong aking kapatid. Oo nga po, salamat po sa inyo. Ang bait-bait po niyo talaga. Walang anuman. Maliit na bagay lang yan. At tulong ko na yan sa inyo. Kasi parang anak ng turing ko sa inyong tatlo. Gayun tong si Jonas, parang anak ko na rin siya. Hello, mga miss. Puwera yung isa dyan. Felingera. Mapiling. Aba, Kagawad Maria. Tingnan nyo. Inaaway ako ng kapre. Be, pangit na kapre. Ayan na naman kayong dalawa. Pwede bang maging magkaibigan kayo? Ayoko nga. Inis ako dyan, kapre. Kung ayaw mo sa akin, ayaw ko din sa'yo. Tapos! Ay, dako. Tama na yan. Kayong dalawa. Kayong dalawa talaga. Hindi na magkasundo. Sige na nga. Friends na tayo. Willow, kung gusto mo ng guide dito sa lugar, pwedeng samahan kita. Tutal, magkaibigan naman na tayo. Ako na lang ang sasama sa kanyang kung ayaw niya. Diba, Willow? Si Willow ang gusto ko para may maasar ako. Mas lalong ayoko pag aasaran mo lang ako eh. Joke lang. Di ka naman mabiro, sungit-sungit mo. Willow iha. Pasama ka kay Jonas. Baka kasi pagtripan ka dyan sa labas. Pero huwag kang mag-alala, babait yan. Sige na Willow, huwag ka nang masungit kay Jonas. Ano ka ba? Mabait naman siya eh. Plastic lang yan. Asar kaya ako dyan sa lalaking kapre na yan? Sige da. Huwag na kayong mag-away ha. Alagaan mo si Willow Jonas. Huwag kayong mag-aaway, okay? Ew! Ano? Gusto mo o hindi?
Ew. Sige na nga, no choice ako eh. Kapre. Magkasundo kaya sina Junas at Willow? Ano kaya ang mangyayari sa magkakapatid? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Ang Magkakapatid, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula, Mayra Abrihal Narnola, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.